kanyang asawa. At itiyakong lingkod ng Diyos ang taong ito. Bakit inamin siya ipagawa ng isang silid para matuluyan niya tuwing pupunta rito? Bigyan natin siya ang higaan, misa, upuan at ilaw. Ganon din naman tayo, naniniwala tayo sa lingkod ng Diyos na siya ay tunay na propeta ng Diyos. Hinipo tayo ng Diyos, nasuportahan ang kanyang lingkod. Kaya, kagaya ng sunamita ito, anumang pagsuporta o pagbibigay ang ginagawa natin para sa kanya, magpatuloy lang tayo, mararanasan natin ang, sa bawat pagsuporta natin ang pagunlad ng ating buhay at patuloy na tayo ay ibibless ng ating Panginoon. Tuloy-tuloy umaapaw. Pangalawa po, sabi po ito sa ikalawang hari, 8, sunamita pa rin ito. Verse 6, sabi po rito, ang babae tinanong ng hari kung totoo ang sinabi ni Gehazi. Sinabi niyang totoo nga. Kaya ang hari ay umilang ng isang tao at inutusan niya naman ito, gawin mo ng paraang mabalik sa kanya ang lahat niyang ari-arian, pati ang ani ng kanyang bukid mula nang umalis siya hanggang sa araw na ito. Dito po, sabi, kung totoong naniniwala tayo sa lingkod ng Diyos, ibigay natin ang tapat ang ating ikapo, first fruit, pledge, at ano pa man pinabibigay o pinagagawa ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay hihiram ng tao at uutusan niyang ibis tayo sa lahat ng ginagawa nating pagsuporta, pagbibigay sa lingkod ng Diyos. Di mawawala ng kabuluhan ito. Di ito mawawala ng kabuluhan. Ito na ang panahon na iyon, ibabalik niya ang lahat mula sa simula ng pagsuporta at pagbibigay natin sa lingkod ng Diyos at sa gawain ito. Naniniwala po ba kayo na ito na ang panahon na ang lahat nating ginawa na pagsuporta sa lingkod ng Diyos ay panahon na para makita natin ang pagpapalang umaapaw na sinasabi noon pa. Ito po ang patotoo ko sa aking sarili sa pagbibigay ng ginagawa ko. Simula nang ako'y dali ng Panginoon sa Kingdom of Jesus, hinipo ako ng Panginoon ng malalim. Dati pumapasok ako sa aking trabaho noon sa Makati bilang cutter ng isang malaking tahian sa Makati. Bago ako pumasok ng trabaho, dumiretso sa aking trabaho, dumadaan ako sa kanila, ng Japan Church sa tabi ng police station dyan sa Kamyas. At binibilang ko sila ng pang-almusal na pandesal. Doon nga pong totoo ang Diyos kung ano ang tinanim mo, aaninin mo. Magpanggang ngayon, merong hinipo ang Diyos para may magbigay sa akin sa amin ng pang-almusal. At pangalawang pagbibigay. Sapagkat naniniwala ako na siya ay lingkod ng Diyos, natanggalin ako sa trabaho kong illegal dismissal dahil sa kabigatang nilagay sa puso ko ng Diyos. Sabi ko sa Panginoon, ipaglalaban ko ang ginawa sa akin pagtanggal sa trabaho upang ang aking mapananunan ay maibigay ko sa lingkod ng Diyos bilang tulong para makatulong sa iglesia ito. At sa tulong ng Diyos, nanalo ako at binigay ko iyon sa lingkod ng Diyos ang aking pinanalunan. Binigay ko ang aking libreta de banco at siya ang pinag-withdraw ko. Wala akong pinawas ni isa doon. Nixing ko. Pangatlo, na ako'y tumanggap ng aking pension sa SSS. Yung isang taon at kalahati na langsam 1.5 years na pension na tinanggap ko, ito ay nakate 80
ATM card. Dahil sa kabigatan ng puso na ibinigay sa akin ng Diyos para tumulong sa gawain ito. Sa lingkod ng Diyos na itinalaga ng Panginoon, ibinigay ko pa rin ang aking ATM card at siya ang nabibidraw. Wala din akong binawas. Wala akong kinuha ni isang pusing doon. Ibinigay ko lahat sa Panginoon sa pamamagitan ng lingkod ng Diyos. At ito pa, bago ako magpensyon ng buwan-buwan, yung unang tinanggap kong sahod na bilang pensyon, binigay ko pa rin bilang first fruit sa buwanan kong pagsahod ng pensyon. At bawat taon, dahil nung primera akong mag-pension, yun ay 2010. Bawat taon, ibinibigay ko ito, ang aking first fruit. Pero ngayon, nitong 2014, advance ang bigay ko ng first fruit. Para makatulong, makadagdag sa mga babayarin, ibinigay ko doble yun. Dahil naniniwala ako na ang lingkod ng Diyos ay tunay na lingkod at ang iglesyang ito ay tunay na itinayo ng Diyos at ang lahat ng sasama o susuporta dito ay tunay na pagpapalay ng Diyos. Kaya ibinigay ko yun, doble po yun. Ganun po ang ginawa kong pagbibigay. Hindi po ba kayo nahahamon ang kahit ganun lamang ang tinatanggap ko, hindi ko tinignan ang aming pangangailangan ay at ang tinignan ko ay ang pangangailangan ng church o ng maraming tao na nangangailangan ng kaligtasan dahil sa kahit na ganun lamang ang salapin yun na aking tinatanggap. Kaya mga minamahal, huwag po tayong matakot na suportahan ang lingkod ng Diyos, mahalin. Ano man ang pinabibigay sa atin, ibigay po natin. At tunay po ang lingkod ng Diyos. Nandalin ako dito ng Panginoon. Dahil hiningi ko yun sa Panginoon, ang sabihin ko, Lord, dalhin mo po ako sa tama. At ito na nga po yun. Kahit na merong nangyaring mga bagay na hindi mahinang, nagpatuloy pa rin ako sa Panginoon, yun ay ang diablo. Sa buhay ko, pangadangan ang pagbibigay at ang paglilingkod ko sa Panginoon. Huwag po tayo kabahan, ano man ang hinihingi ng Diyos, ibigay po natin. Ito na po yung panahon na magkakamtan po natin ang pinangako ng Diyos. Nandito po ang Panginoon Diyos sa iglesia ito at tunay na ang pagpapala ko ay ibubuhos na niya umaapaw na pagpapala ay ibubuhos po sa lahat ng nasa ito, ng narito sa Kingdom of Jesus. Yan po. Kaya ibigay na po natin ang para sa Panginoon, ang first fruit, ano mang hinihingi sa atin ng Diyos, ibigay po natin.